Kasalukuyang nagmamaneho ng minivan si Anju. Luluwas sila ng Maynila at iyon ang kauna-unahang pagkakataon na ipapakilala siya ng kanyang asawa sa mga magulang nito. Noong ikasal kasi sila isang taon na ang nakararaan, hindi man lang dumalo ang kanyang mga biyanan at kasalukuyan na mga itong nasa probinsya ng mga ito at hindi na nakaabot sa kanilang kasal. Pagkatapos ng kasal, dinala na ni Anju ang kanyang asawa sa probinsya ng kanyang mga magulang. Naroon kasi ang trabaho niya sa agrikultura at laking pasasalamat niya at hindi naman tumutol ang kanyang misis. Ilang oras rin ang biyahe ni Anju at ng kanyang misis na si Mariel bago nila narating ang Maynila. Ilang minuto pa at nasa harap na sila ng isang malaking bahay na may lumang mga design. Sa pagkakaalam ni Anju, nag-iisang anak lamang ang kanyang misis na si Mariel, kaya siguro ganoon na lamang katahimik ang bahay ng mga ito. Maya-maya pa pagkaparada niya ng van sa harapan ng bahay, ay sinalubong na sila ng may katandaang lalaki. Hula ni Anju, ito ang papa ni Mariel. Marami ng puti ang buhok nito at iyon kaagad ang napansin niya. Ipinakilala nga siya ng kanyang misis rito at hindi nga siya nagkamali ng hula. Ito nga ang papa ni Mariel na magiliw naman siyang kinamusta. Mukhang maluwag naman sa loob ang pagtanggap nito sa kanya, kaya wala naman sila sigurong magiging problema. Sumunod na sila sa pagpasok ng kanyang biyanang lalaki. Daladala niya ang mga gamit nilang mag-asawa. Mananatili yata sila roon ng mahigit pa sa isang buwan. Pagbibigyan na lamang niya ang kanyang misis at alam niyang nangungulila rin ito sa sarili nitong pamilya. Hindi naman siguro sa lahat ng oras, ito ang nag-iintindi sa kanya. Nang marating ang malawak na sala, tsaka niya narinig na itinanong ng kanyang misis kung nasaan ang mama nito. Nakangiti namang sumagot ang biyanan niyang lalaki at naroon nga raw sa kusina at kasalukuyang nagluluto ang ina ni Mariel. Hindi naman iyon gaanong pinansin ni Anju at sa halip, inilibot niya ang paningin sa loob ng bahay na iyon. Luma na iyon, ngunit malinis at talaga namang alagang-alaga ang mga antik na kagamitan. Hanggang sa maya-maya pa, ay nakitang lumabas mula sa kusina ang isang seksing babaeng nakasuot ng sandong kulay maroon. Maputi ito at nakalugay ang alon-along buhok sa tansya ni Anju. Naglalaro sa 40 ang edad nito, ngunit ang kaagad na napansin ni Anju ay ang taglay na kakaibang karisma at ganda ng babae. Nagulat pa siya nang sinalubong ito ng kanyang misis at saka nagyakapan ng dalawa. Napag-alaman na niyang ang babaeng palang iyon ang mismong ina ng kanyang misis. Halos hindi makapaniwala si Anju. Kung titingnan, tila magkapatid lamang ang dalawa. Hindi niya man lang alam na malaki pala ang agwat ng edad ng mga magulang ni Mariel sa isa't isa. Ang hindi maintindihan ni Anju ay kung bakit tila siya napako sa kanyang kinatatayuan. Nagtataka na ang mga tao sa paligid niya sapagkat binati na pala siya't lahat ng kanyang binang babae. Halatang masiyahin ito at talaga namang in-entertain siya ng husto. Ngunit ano iyong nararamdaman ni Anju? Hindi niya lubos maisip na mas maganda pa ang ina ng kanyang asawa kesa sa anak nito. Kung titignan, ay tiyak na mas may maibubuga ang katawan ng ginang. Payat kasi ang katawan ng kanyang misis habang bilugan naman ang katawan ng mama nito. Nakakapanggigil kapag ganoon. Ipinilig na lamang ni Anju ang kanyang ulo kung ano-ano na kasi ang kanyang iniisip na hindi naman maganda. Para bang nagkakaroon siya ng pagnanasa mismo sa kanyang biyanang babae. Hanggang sa hindi niya na namalayan na sabay na pala silang kumakain at magkakaharap sa mahabang mesa sa dining area. Nagawa niyang tikmain ang pagkaing niluto ng kanyang biyanang babae at masasabi niyang nagmana nga rito ang kanyang misis. Ngunit dahil nga sa original ang ina nito ay mas masarap itong magluto kesa sa kanyang asawa. Pinuri niya ang luto ng kanyang biyanan dahilan kung bakit napangiti ito ng matamis. Hindi niya alam, ngunit talagang nagagandahan siya sa lahat ng kilos ng ginang. Tila ba, isa pa itong dalaga na nag-blush nang pinuri niya ang luto nito. Siguro naman ay hindi nahalata ng kanyang misis at ng papa nito ang tensyon na nararamdaman niya sa tuwing napapatitig siya sa ginang.
Pinilit ni Anjo na umakto ng natural at nakakahiya naman kapag may nakahalata sa kanyang kilos. Hindi niya dapat pinag-iisipan ng ganoong bagay ang sariling ina ng kanyang misis. Nagsisituloy siya kung bakit pa siya lumuwas at nararamdaman niya ngayon ang mga kakaibang pakiramdam na iyon. Natapos ang pagkain at 6:00 na ng gabi. Ganoon kaaga ang kanilang hapunan sapagkat masyado silang nagutom sa biyahe. Tumungo sa isang bakanting silid ang kanyang misis kung saan niya kanina inilagay ang kanilang mga gamit habang ang biyana naman niyang lalaki umakyat na rin sa silid na mga ito. Naiwan siya sa kusina at naroon ang ginang. Naguhugas ito ng plato at tahimik lamang na nagmamasid si Anjo. Napapalunok siya. Kahit sa ang angulo, talagang napakaganda ng hugis ng katawan ng ginang. Idagdag pa na hapit ang suot nitong leggings. Perpekto ang hugis ng binti at ang balakang nitong hindi katulad ng kanyang asawa. Hindi alam ni Anjo kung saan siya kumuha ng lakas upang tumayo. Akma na sana siyang aalis, ngunit natagpuan niya ang sarili na lumapit sa gawin ng ginang. Napalingon naman ito sa kanya at napangiti, sabay tanong kung ano ang kanyang kailangan. Nautal si Anjo sa pagkakataong yun. Ano nga ba ang kanyang kailangan? Wala siyang maisip na ibang dahilan, kaya naman sinabi na lamang niyang tutulungan niya ito sa paghuhugas ng mga plato. Napatawa naman ang ginang at sinabing tapos na ito sa ginagawa at hindi na kailangan. Magpahinga na lamang daw siya at alam nitong pagod ito sa biyahe. Muntik ng batukan ni Anjo ang kanyang sarili. Hindi man lang niya napansin na nagpupunas na ng lababo ang kanyang biyanan at tapos na sa paghuhugas ng plato. Nakakahiya ang ginawa niya. Ganun pa man, hindi niya pa rin magawang humakbang at umalis ng tuluyan sa harapan ng ginang. Tila siya sinasaniba ng masamang espiritu sapagkat nakatitig siya sa magandang hugis ng balakang ng ginang. Gustong gusto niyang ihapit doon ang kanyang mga kamay at talagang gusto niya iyong madama man lang. Hanggang sa marinig niya ang boses ng kanyang asawa at tinatawag na siya nito. Noon lamang nagising si Anjo. Nagawa niyang humakbang at tumungo sa silid kung nasaan ang kanyang asawa. Inayos na pala nito ang kamang tutulugan nilang mag-asawa. Ang totoo, hindi naman siya nakaramdam ng pagod at mas lalong hindi pa siya inaantok. Ngunit dahil nga sa inaya na siya ng kanyang asawa na matulog na, wala na siyang nagawa pa. Maya-maya lang, nagawa niyang itanong sa kanyang asawa kung ilan ba ang agwat ng edad ng mga magulang. Narinig niyang tumawa ang kanyang asawa tsaka inayos ang kanilang kumot. Tumagilid ito ng higa paharap sa gawin niya. Ngayon alam mo nang 15 years lang ang tanda ni Mama sa akin. 15 years old lang kasi siya nang mabuntis ni Papa. Si Papa naman noon, 30 years old na. Wala namang pinipiling edad ang pag-ibig kaya nagkatuluyan sila. Simpleng sagot ng kanyang misis na pag-isip-isip niya kung ilang taon na ang kanyang binang babae at naalala niyang 30 years old na pala ang kanyang misis. Ibig sabihin na sa 45 na ang edad ng kanyang binang babae at nasa 60 na ang asawa nito. Hindi niya lubos maisip na nagawa nitong magtyaga sa matanda rito ng 15 taon. Sa edad ng kanyang binang lalaki, tiyak na hindi na nito kayang pasayahin ng isang babae. Naisip tuloy ni Anjo na posibleng nagtitiis lamang ang ginang sa gabi-gabing malamig at hindi na kaya ng asawa nito ang pasayahin nito ng husto. Talaga nga namang napakaswerte ng ama ng kanyang misis. Dito ba naman napunta ang isang napakagandang babae katulad ng kanyang biyanan? Hindi na muling nagtanong pa si Anjo, kaya naman tuluyan ang nakatulog ang kanyang misis habang siya naman ginugulo ng kanyang sariling isipan. Hindi niya magawang umidlip man lang. Pabiling-biling lamang siya sa kama. Naiinis na siya sa kanyang sarili. Ngunit sa tuwing ipinipikit niya ang kanyang mga mata, mukha ng ginang ang kanyang nakikita. Tila ba ito na ang pinapantasya niya at sa isang iglap lamang nabaliwala ang kanyang asawa. Nagkaroon siya ng labis na kagustuhan na mahawakan man lang ang kahit na balat ng ginang. Iyon bang maramdaman man lang sana niyang init ng katawan nito? Sa tanang buhay ni Anjo, noon lamang siya nakaramdam ng ganoong pakiramdam. Naguguluhan siya at hindi niya lubos akalain
na ang ginang pa ang dahilan nun. Sumapit na ang hating gabi, ngunit ayon, hindi pa rin makatulog si Anjo. Hindi siya mapakali. Naroon ang kagustuhan niyang silipin man lang ang kanyang mga biyanan. Tiyak na natutulog na ang mga ito. Dahil nga sa hindi maipaliwanag na puwersa, nagawang bumangon ni Anjo. Dahan-dahan siyang lumabas ng silid na iyon, tsaka pumanhik sa itaas. Bahagyang natuwa si Anjo nang makitang awang ang pinto ng silid ng kanyang mga biyanan. Dahan-dahan siyang sumilip at may naririnig siyang pag-uusap. Matyagang nakinig si Anjo sa labas lamang ng pinto ng mag-asawa. "Ano ka ba naman, Rogelio? Kahit ngayon lang oh. Sige naman na. Pagbigyan mo na ako. Namimiss ko na eh." Narinig niyang wika ng ginang. "Myla, matanda na ako para sa ganyan. Alam nga namang pilitin ko, eh ayaw na nga." Sa puntong iyon, alam na ni Anjo kung anong pinag-aawayan ng dalawa. Bigla siyang kinabahan nang marinig na padabog na bumangon ang ginang. "Talagang napakawalang kwenta. Bakit kasi ako nagpakasal sa mas matanda sa akin ng dihamak? Di sana ako nagdudusa ng ganito ngayon." Dahil sa mga narinig, nagawa nang umalis ni Anjo sa harapan ng pinto. Dahan-dahan ang kanyang kilos hanggang sa siya makababa ng hagdan. Hindi niya alam kung matatawa siya sa kanyang narinig. Nakakaramdam siya ng awa sa kanyang napakagandang biyanan. Hindi man lang ito napagbigyan ng asawa nito sa pangangailangan. Hanggang sa maisip ni Anjo na kung sakali mang gustuhin ng ginang ang bagay na iyon at papayagan lamang siya, hindi siya magdadalawang isip na pagbigyan ito. Yun na siguro ang pinakamaswerteng araw sa buhay niya, ngunit malabo. Kinabukasan, ganoon na lamang ang pagtataka ng kanyang misis kung bakit nanlaki ang kanyang eyebags. Paano ba naman ay wala talaga siyang tulog? Sa muli, nagawa namang umarting normal ng kanyang benan. Hindi alam na mga ito na alam niyang nagtalo ang mga ito ng nagdaang gabi. Hindi na lamang siya nagpahalata at nang matapos sila sa agahan, tsaka naman nagayang mag-beach ang kanyang misis. Dahil nga sa tila parehong mag-isip ang mag-ina, mabilis na napapayag sila ng mga ito. Umorder na lamang sila ng pagkain online, nang sa ganun may maidala sila sa beach. Nang matapos sila sa pagliligpit ng mga gamit na kailangan nilang dalhin, nagpresenta na si Anjo na siya na iyong magmamaneho, ngunit hindi naman siya pinayagan ng kanyang binang lalaki. Hindi raw niya alam kung saang beach resort sila patungo, kaya mainam na lang daw na ito na ang magmamaneho. Hinayaan na lamang ito ni Anjo at tama naman ito. Wala pa siyang alam sa pasikot-sikot sa lugar ng mga ito. Hindi na napansin ni Anjo kung ilang minuto rin ang biniyahin nila bago nila marating ang isang resort kung saan walang masyadong tao. Ipinarada ng kanyang biyanan ng sasakyan, kaya naman nauna ang mag-ina upang kumuha ng cottage. Siya naman, kinuha ang kanilang mga gamit upang sumunod sa mag-ina. Isang hindi kalakihang cottage ang kanilang nakuha. May dalawang silid iyon sapagkat balak nilang mag-overnight doon. Bakas naman ang saya sa mag-ina at natutuwa si Anjo na nakikitang masaya ang kanyang asawa at ang ginang. Gayunpaman, hindi mawala-wala ang berding kaisipan ni Anjo ukol sa ginang. Nagpa siya ng magtampisaw sa dagat ang mag-ina at halos hindi makahinga si Anjo. Nagtupis lang naman ang ginang at talagang kitang-kita niya ang malaaramina nitong ganda. Napakahat nitong tignan at talaga namang mapapalingon ang sinumang lalaking madadaanan nito. Dinaig pa nito ang kanyang asawa na isang maikling short lang ang suot at sandong may kanipisa ng tela. Halos ayaw nang kumurap pa ni Anjo na mga oras na yun. Masayang nagsabuyan ng tubig dagat ang mag-ina na para bang magkaibigan lamang habang siya'y naroon at nakamasid sa mga ito. Nangangarap kung kailan kaya niyang magagawang mahawakan man lang ang ginang. Hanggang sa mapaigtad si Anjo nang kalabitin siya ng kanyang biyanang lalaki. Natuwa siya sa sinabi nito na, "Dahan-dahan lang sa pagtingin sa asawa mo. Asawa mo na yan at hindi na yan mawawala sa'yo." Patawa-tawa pang anito sa kanya. Hindi lamang nito alam na hindi ang asawa niya ang kanyang tinitignan, kundi ang ginang. Medyo nahiya naman siya, kaya naman kinausap na lamang niya ang Ginoo.
Nagkwento siya ng kung ano-ano tungkol sa kanyang asawa nang sa ganun, hindi nito mahalata ang pagnanasa niya sa ginang. Maya-maya pa, tinawag na siya ng kanyang asawa. Inaya siya nitong maligo, kaya sinamantala niya na ang pagkakataon. Mabilis siyang tumungo sa parte ng dagat kung saan naroon ang kanyang asawa at ang ginang. Nagkukwentuhan ang mga ito habang nakaupo sa bangkong naroon lamang sa gilid at palutang-lutang sa tubig. Hanggang sa nakita niyang bumaba na sa bangka ang kanyang biyanan at napaaray siya sa hindi malamang dahilan. Siya naman itong naghihintay ng pagkakataon ay tumungo sa gawi ng ginang. Sumisid siya at tinignan ang iniinda ng kanyang biyanan. Nakita niyang dumugo ang paa nito. Nakaapak pala ito ng isang matulis na bagay sa ilalim ng tubig. Paika-ika ito, kaya naman yun na ang pagkakataon niyang mahawakan ang ginang. Nagawa niya itong buhatin dahil na rin sa utos ng kanyang asawa. Napakapit naman sa kanyang balikat ang ginang habang ito ay karga-karga niya patungo sa dalampasigan. Sa wakas, nagawa niyang hawakan ang ginang. Hindi lamang simpleng hawak at binubuhat pa niya ito. Talagang umusbong ang init sa kanyang katawan at wala man lang kaalam-alam doon ng kanyang asawa. Binaba niya sa buhangina ng ginang at noon naman dumalo ang kanyang biyanang lalaki. Ito na ang gumamot sa sugat ng asawa nito habang si Anjo bumalik na sa tubig. Gusto niyang maibsan ang init na kanyang nararamdaman. Naiinis siya sapagkat hindi man lang niya mailabas yun. Naiinis siya kung paano kaya niyang maaangkin ang ginang. Alam niyang mali ang kanyang mga ninanais. Ngunit anong magagawa niya at iyon ang gusto ng kanyang katawang lupa? Wala siyang magagawa kundi ang itago na lamang sa loob niya ang kagustuhang iyon. Kung hindi niya iyon magagawang pigilan, tiyak makakagawa siya ng isang malaking kasalanan. Kaya habang maaga pa, kailangan niya iyong supilin. Hindi niya kasalanan na magkaroon siya ng pagnanasa sa ginang sapagkat masyado naman talagang nakakapanginit ito. Yun nga lang, nagkataon lamang na hindi pwede. Nagpa siya na lamang si Anjo na iiwasan niya ng mapatingin dito. Nang sa ganun, makaiwas siya sa tukso. Ngunit minsan talaga hindi niya maiwasan kahit anong gawin niya. Gustong gusto niyang tanawin ang magandang ginang. Gabi na at walang kahit na anong maririnig kundi ang paghampas ng mga alon sa dalampasigan ng resort na iyon. Kaunti lamang ang taong nag-overnight ng gabing yun at may kanya-kanya namang space ang cottage na naroroon. Pagkatapos ng hapunan, napagpa siya ni Anjo na maglakad-lakad muna sa dalampasigan. Ang kanyang misis, pinili na lamang na magpahinga at masyado raw itong napagod sa paglangoy buong maghapon. Kahit anong gawin ni Anjo, ay talagang hindi mawala-wala sa kanyang isip ang pagnanasang nararamdaman sa ginang. Kung sana hindi na lamang siya sumama sa pagluwas ng Maynila. Ngunit kagaya nga ng sabi niya, gusto lang naman niyang samahan ng kanyang misis. Pero hindi naman niya inasahan na maramdaman niya ang bagay na yun mismo sa hindi pa pwede. Panay ang malalim na paghinga ni Anjo ng mga oras na yun. Malamig na sa labas at mag-aalas 9 na ng gabi. Ayaw pa niyang pumasok. Ngunit tinawag na siya ng kanyang asawa na kumakaway pa sa gawi ng kanilang cottage. Napilitan na lamang na pumasok sa silid si Anjo. Ang dalawa niyang biyanan, balak na rin yata ang matulog at pumasok na rin ang mga ito. Nang makapasok, kaagad na naglambing ang kanyang asawa. Niyakap siya nito na para bang ipinahihiwatig na may gusto itong gawin. Kilalang kilala niya ang asawa at minsan lamang itong mag-aya sa kanya ukol sa bagay na iyon. Wala sa mood si Anjo, ngunit alam niyang bawal niyang tanggihan ng kanyang misis. Sa itsura kasi nito, talagang ito ay nangangailangan. Hinalikan siya ng kanyang misis at pinalalim naman ito ang kanyang halik. Napakapit pa ito sa kanyang batok. Walang kakaiba, ito pa rin ang kanyang asawa. Ngunit sadya nga sigurong makasalanan siya. Habang hinahalikan niya ang kanyang asawa, ay iba naman ang kanyang nasa isipan. Walang iba, kundi ang ginang. Iniisip niya na ito ang kanyang asawa. Kaya naman, mas tumindi pa ang ginawa niyang paghalik sa kanyang asawa. Nagulat man ito, hindi naman siya tinutulan. Hinayaan lamang siya nito sa kung anong ginagawa niyang kapusukan. Mas tumitindi ang init na kanyang nadarama, lalo na
pag naiisip niya ang ginawa niyang pagkarga sa ginang kanina lamang, tuluyan na nga siyang nawala sa kanyang sarili. Nagawa niyang ihiga ang kanyang asawa sa higaang naroon. Malambot ang kamang naroon, ngunit tila ba ito iniingatang kristal na ayaw niyang mabasag. Halos hindi mapaghiwalay ang kanilang labi at sinadya iyon ni Anjo. Baka kasi kapag nakita niya ang mukha ng kanyang asawa, mawalan siya ng gana at mamulat siya sa realidad na ito ang kanyang kasama at hindi ang ginang. Ngunit nahinto siya nang marinig ang bulong sa kanya ng kanyang misis sa pagitan ng kanilang halikan. Sinabihan siya nito ng I love you, kaya ayun, bumalik siya sa realidad. Umayos ng upo at hindi maintindihan ang kanyang sarili, maging ang kanyang asawa'y naguluhan. Tinanong pa siya nito kung ano ba ang problema. Ngunit hindi na siya sumagot at sa halip ay nahiga na. Nang makahiga, tsaka niya inaya ang kanyang asawa na kung maaari, kinabukasan noon, umuwi na sila sa probinsya. Kung magtatagal pa sila ron, tiyak na magkakasala si Anjo. Ayaw niyang tuluyang mawala sa kanyang sarili at magkasala siya sa mismong babaeng pinakasalan niya. Ngunit, inasahan na niyang hindi papayag sa kagustuhan niya ang kanyang asawa. Isang buwan pa sila bago makauwi at natatakot si Anjo. Natatakot siya sa mga posibleng mangyari. Oo nga't gusto iyon ng kanyang isip, ngunit ang kabilang parte ng kanyang isip ay kontra sa bagay na iyon. Mali ang naiisip niya. Nang gabing iyon, hindi muling nakatulog si Anjo. Nagugulo ang kanyang isip, kaya naman naroon ang kagustuhan niya na lumabas upang makalanghap ng hangin. Habang kasi katabi niya ang kanyang asawa, animoy hindi siya makahinga. Mabigat ang kanyang loob at hindi niya gusto yun. Ngunit tiniyak muna ni Anjo na tulog ang kanyang asawa. Nang matiyak na mahimbing na ang tulog nito, tsaka siya lumabas. Napabuga siya ng hangin at tumungo sa isa sa mga nakahilerang punong kahoy na may kalayuan sa mga cottage roon. Doon ay tahimik at malamig, presko ang hangin at talagang makakapag-isip ng mabuti si Anjo. Naupo siya sa nakausling ugat ng kahoy, tsaka tumitig sa karagatan na nasisinaga ng buwan, hanggang sa bahagya pa siyang nagulat nang may tumapik sa kanyang balikat mula sa kanyang likuran. Hindi ka rin makatulog? Sa narinig, lumakas ang kabog ng dibdib ni Anjo. Ang babae tumabi sa kanyang pagkakaupo at ito'y walang iba kundi ang ginang na talagang gusto niya. Manipis na pantulog lamang ang suot nito at hindi alintana ang lamig ng gabi. Napalunok si Anjo sa ilalim ng sinag na buwan, tila yata mas gumanda pa ito. Ramdam niya ang init na nagmumula sa katawan nito, sapagkat isang dangkal lamang ang layo ng katawan nito sa kanyang katawan. Sa hindi malamang dahilan, tila yata gumaan ang pakiramdam ni Anjo. Mas gusto niya ang ganoong pakiramdam, ngunit hindi niya alam kung paano niya kakausapin ang ginang ng mga oras na iyon. Alam mo, maswerte ang anak ko sa iyo. Bukod sa gwapo na, mas bata ka pa sa kanya. Hindi ka tulad ko nun, kaya heto ko ngayon, hindi masaya't nangungulila. Sa sinabing iyon ng ginang, talagang siya'y nagulat. Hindi siya makapaniwalang masasabi iyon ng ganoon lamang. Tama nga naman ito, mas bata siya sa kanyang asawa. Kaya siguro, naiinggit ang ginang dahil matanda na ang asawa nito. Kung sana kasing edad ko lang yung naging asawa ko, hindi sana ganito kalungkot ang mga gabi ko. Pero wala na ako magagawa pa dahil pinigil niya ito sa kung anumang sasabihin sa pamamagitan ng pagtatakip ng mga labi nito gamit ang kanyang palad. Maging si Anjo, nagulat sa kanyang ginawa ngunit wala na. Tuluyan na siyang natukso. Hindi pa naman huli ang lahat sa iyo. Malay niyo, may lalaki naghahangad na makasama kayo gabi-gabi. Makahulog ang wika niya rito na kaagad namang ikinamilog ng mga mata nito, ngunit saglit lamang iyon. Natagpuan na lamang ni Anjo ang kanyang sarili na unti-unting ibinababa ang kanyang muka upang halikan ng ginang. Napalunok siya sapagkat tuluyan siyang nilukob ng init ng kanyang katawang lupa, hanggang sa tuluyang naglapat ang kanilang mga labi. Sa puntong yun, tuluyan nang nagkasala si Anjo. Hindi lang siya, kundi pati na rin ang ginang na kanyang kahalikan. Sa hindi inaasahan, naramdaman niyang tumugon sa kanyang halik ang ginang.
mainit at talaga namang nakakapanggigil. Parang ayaw nang lubayan pa ni Anjo ang labi ng ginang sapagkat tuluyan na siyang nawala sa kanyang sarili. Tila ba nagkaintindihan ng mga katawan nila ng ginang at nagsimula silang magyakapan. Ngunit nagawa pang itanong ni Anjo kung tulog na ba ang Ginoo na sinagot naman ng ginang na oo raw at tulog na ito. Kampante naman si Anjo at isinawalang bahala na lamang ang lahat. Bahala na ang bukas at bahala na magkasala man siya ang mahalaga. Matupad niya ang ninanais ng katawan niya. Bukod doon, nagawa pa niyang mapasaya ang nangungulilang ginang na matagal nang gustong gawin iyon. Bahala na ang lahat. Nasa kubling bahagi sila ng resort ng mga oras na iyon. Ang kanyang pinapangarap lamang ay nakasama niya na. Napapakapit naman ang ginang sa kanya dahil sa ginagawa niya. Malamang ay sabik na sabik ito. Sa bagay, hindi lang naman siyang magkakasala, kundi pati na rin ito. Nang sa wakas, nagawang maupo ng ginang sa kanyang harapan. Siya na ang gumawa ng paraan para magawa nila ang bagay na iyon. Nang maisagawa iyon, para bang hindi kayang maipaliwanag ni Anjo ang kanyang nararamdaman. Napakainit, sobrang init sa pakiramdam na para bang sasabog siya anumang oras. Bukod sa napakaganda ng ginang, nagmistula pa itong dalaga habang ginagawa nila ang bagay na iyon. Ito na yata ang pinakamasaya na kasalanang nagawa niya. Halos kapusin sa paghinga si Anjo at ganoon din ang ginang. Kapwa sila hinihingal at halos hindi malaman kung anong sunod na gagawin. Mabilis ang ginawang paggalaw ng ginang, kaya naman nagdulot iyon ng mas matindi pang sensasyon. Halos mabaliw na si Anjo sa labis na sayang hatid ng ginagawa nila. Tila ba walang katapusan na para sa kanya ang tagpong yun? Wala silang pakialam sa paligid. Sa ilalim ng malagong punong yun na nakaharap sa dagat at sa ilalim ng maliwanag na buwan, kailanman hindi iyon malilimutan ni Anjo kung paano niyang sabik na nakuha ang ginang ng gabing yun. Kung paano nitong ibinulong ng paulit-ulit sa kanyang tenga ang kanyang pangalan. Halos durugin niya ito sa marahas na paggalaw sa labis na panggigigil na kanyang nararamdaman. Hindi naman malaman ng ginang kung saan ito kakapit at napapayakap na lamang ito sa kanya ng husto. Nagawa niyang pasayahin ang bagay na iyon na napaka-gifted sa ginang na talaga namang nagpadagdag ng init ng kanyang katawan. Ilang minuto pa, sabay nilang narating ang dulo. Napapangiti ang ginang sapagkat naibigay niya rito ang matagal na nitong pinangungulilaan. Kapwa sila tahimik at tila ba pinagsakluban ng langit at lupa. Katatapos lamang ng sayang kanilang pinagsaluhan, kaya ayon sila at nag-iisip ng kasalanang nagawa nila. Kapwa sila nagsisi, ngunit tapos na ang nangyari. Nag-ayos na lamang sila ng kanilang mga sarili at bumalik sa kanika nilang mga silid. Wala mang pag-uusap na naganap ay alam ni Anjo na iyon na ang simula. Hindi lang doon nagtatapos, kundi yun pa lamang ang simula.